Happy Sabbath po sa lahat. Okay, so yung atin pong topic ngayong divine service ay yung the war of the wolves. Yan, the war of the wolves. Now, si Melanchthon po, siya po ang successor ni Martin Luther. Si Martin Luther po, kung naalala niyo, siya po yung reformer. Siya po yung nag-protest. Siya po yung father of Protestantism na siyang nag-protest sa lahat ng mga maling turo ng simbahang Katoliko. At si Melanchthon yung kanyang successor. At sa panahon po ni Melanchthon, ay may parang hidwaan doon sa Church ng Christianity. Okay? At dahil may nakita siyang parang division at saka hidwaan doon sa Christian Church, gumawa siya ng isang storya or parabolo. At yung kanyang parabolo ay, yung title ng kanyang parable ay The War of the Wolves. So, yung storya dito sa kanyang parable ay may nalalapit daw na labanan or digmaan ang mga wolves. Anong Tagalog ng wolves? Lobo. Okay. So, ayon dito sa The War of the Wolves na kwento ni Melanchthon, merong daw nalalapit na labanan ang mga, ano yon? Mga lobo at ang mga aso. Isang araw, parang takot na takot ang mga lobo na baka, ano kaya yung pinag-prepare ng mga aso para, ano, para sa digmaan or para sa labanan nila. So, isang araw, nagpadala ang mga grupo ng lobo, ng mga espiya doon sa kampo ng mga aso. Kaya pagpunta ng mga espiya doon, nagtago sila, at nakita nila yung kampo ng mga aso. At nang nakita nila yung kampo ng mga aso, nakita nila yung mga mastiff dogs. Ang mga mastiff dogs ay sila po yung mga anti-wolf dogs. Sino po dito nakakita ng mastiff dogs? Ito po yung picture ng mastiff dog. Ayan. Wow! Yung mastiff dog, ito po ay napakalaking aso. Another picture po ng mastiff dog, ayan. Hindi ito ha, kabayo, ayan. Ito po yung mastiff dog. So, ang mastiff dogs, yan po ay mga anti-wolf dogs doon sa mga lugar na merong mga wolves. Pero, noon, nakita na mga wolf na, hala, ang daming mastiff dogs, parang talo talaga tayo dito. Pero may isang nakita sila na parang weakness ng kampo ng mga aso kasi nakakita sila doon na may malaking aso at saka may mga maliliit or mga cute na aso, mga puppy. At hindi lang yan, nakita na mga espiya doon sa kampo ng mga aso na parang galit na galit sila sa isa't isa. Palagi silang nag-aaway at palagi silang nagkakagatan sa isa't isa. Yung mga aso at nakakita, yung nakita ng mga lobo na yun yung weakness ng kampo ng mga aso, mga kapatid. Nagkakagatan sila sa isa't isa. Now, ano bang application natin sa church patungkol dito? Baka po ay meron ding nagkakagatan dito sa loob ng church natin. At saka, baka ang wolf na si Satan ay masaya dahil nagkakagatan yung mga church member sa loob. Now, mga kapatid, sa Bible, inahahalin tulad po si Satan na wolf or dragon. Sa dragon po, mababasa po natin yan sa Revelation 12:17 na siya po yung ating scripture reading kanina. Ano po yung nandoon? Mabasahin ko po sa Bible. Revelation 12:17. Kaya lang kay English tong Bible ko, babasahin ko po dito sa English, nasabi dito, and the dragon, sino po yung dragon? Was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. So, sino po yung dragon dito? Si Satan, yung dragon. At sa propesya po, ano po yung simbolo ng babae? Church, very good. So, ibig sabihin na si Satan ay
siya po ay nakikipagbaka, siya po ay, ano, he is fighting the, against the church. Gusto niya pong, anong tawag doon? Gusto niyang kalabanin yung church ng Panginoon. Kaya, kung meron man tayong gagawin, kung gusto man natin maging active yung church natin, si Satan ay ginagawa niya din yung kanyang best para hadlangan yung mga ano work ng Panginoon dito sa ating church. Kaya, may mensahe po yung ating counselor na si Ellen White patungkol po dito sa labanan na ito. Laban sa kay Satan at saka sa church ng Panginoon. Sinasabi po dito sa Testimonies Volume 5, 488, "Let each one who claims to follow Christ esteem himself less and others more." So, dapat pala nagpakumbabaan tayo. At another, ano yung mensahe dito? Press together, in union there is strength and victory, but in discord and division, there is weakness and defeat. Now, magandang example po dito ay yung mga buffalo, American buffalo, kasi yung number one na kaaway din nila ay yung mga wolf. At kapag meron silang mapansin na wolf na parating doon sa kanilang field, sa camp nila, yung ginagawa ng mga American buffalo ay gumagawa sila ng circle at pinapasok nila doon yung mga maliliit, yung mga chikiting nila, na mga, yung mga baby buffalo nila. Kasi kapag yung mga buffalo ay nagkakalayuan sila sa isa't isa, madali pong makuha ng wolf kahit nung isa nilang member. Kaya, yung ginagawa nila dito, nag-perform sila ng circle pala kasi Tagalog, circle, at doon, kapag ganyan yung form nila, yung wolf ay magpapaikot-ikot lang sa paligid nila at parang kinakagat ng wolf yung mga buffalo para matakos sila at mawala sa circle. Pero yung mga buffalo, gintry nila yung best nila na manatili dyan sa circle para hindi po sila ma-defeat ng mga lobo. Kasi kapag mawala ang isa sa linya na dyan, lahat sila ay hindi na sila magiging united. Kaya sa atin din dito sa ating church, kailangan na maging ganyan din tayo, maging united po tayo. Kaya dito may sinasabi sa Testimonies Volume 5, 488, "These words have been spoken to me from heaven." Saan po nanggaling yung message? Sa heaven. "As God's ambassador, I speak them to you." At ito po yung message na galing sa heaven. "Let each one who claims to follow Christ," di ba, follower po tayo ni Christ, "esteem himself less and others more." At yung mensahe, press together, in union there is strength and victory, in discord and division there is weakness and defeat. So, kapag gumagawa po talaga tayo ng gawain ng Panginoon, meron pong malaking possibility na may mga problema na mag-arise. Siguro po, panglima ko na po ito na pagkandak ng crusade. Kaya lang yung mga the rest na mga kinandak ko na crusade, yun po ay sa mga Bisaya na mga region. At saka kapag gumagawa talaga kami ng crusade, meron po talaga mga problema na mag-arise. At saka, kaya meron pong mensahe yung ating counselor dito na press together. Kasi kailangan po ng unity sa gawain ng Panginoon. Hindi ko po kaya yung nagawin lahat. Kasi di ba po, kagaya ng katawan, iba't iba yung function, pero they have one purpose and that is to live. So tayo po, iba't iba po yung purpose natin, yung function, pero meron po tayong isang purpose and that is to glorify God. So meron pong limang rason dito, bakit po ba kailangan natin ng pagkakaisa? So una po, yung unang rason dyan ay kailangan natin ng strength at victory. Kailangan natin ng tibay, lakas, at kailangan natin ng katagumpayan. Now, makikita po natin sa Ecclesiastes 4 verse 12, sino pong may Bible dyan? Ecclesiastes 4 verse 12. Yan, sinasabi po dito sa Ecclesiastes 4 verse 12 na
And if one prevail against him, two shall withstand him. And a threefold cord is not quickly broken. So kung isa lang po yung ano, yung strand ng rope, madali po yung maputol. Pero kung tatlo pong rope na pinag-intertwined sa isa't isa, mas matibay po. So, there is really that strength kapag tayo ay nagkaka-unite. At another object lesson po na ating matutunan ay ito pong sa mga ibon na sila, yung mga geese, American geese, kasi kapag malamig na po yung lugar nila doon, nagmamigrate po sila sa ibang parte ng mundo, sa ibang parte ng planet or hemisphere. At yung kanilang paglilipad ay talagang mahaba-habang biyahe po yun. At para makasurvive sila sa paglipad, kailangan nilang, ano po yung shape na yun? V-shaped form. Ganyan po yung kanilang paglipad para mas mabilis sila kasi kapag V-shaped form, parang mahina po yung resistance ng wind. O diba po? At kapag ganyan po yung kanilang formation ay 71% more yung kanilang bilis sa paglipad. So meron po talaga silang unity. At kung nakita nyo, alternate po yung kanilang mga wings. Diba po? Alternate. Kasi yung kapag yung hangin po galing dito sa leader nila, yun po yung magbibigay ng hangin sa likuran para sila ay tumaas, para hindi po sila bababa. At yung hangin naman galing dito, papunta dito, at saka yung hangin galing dito hanggang sa likuran, siya po yung magtataas sa kanila para hindi sila ma-left behind sa kanilang journey. O diba po? Nakita natin dito yung unity ng mga ibon. Yung hangin po dyan galing dito papunta sa likod ay siya po yung magli-lift up sa kanila para makasurvive po sila sa kanilang paglilipad. So, kailangan po natin ng unity kagaya ng mga ibon. Di ba po, mas matalino pa tayo sa ibon? So, bakit po ang hirap na magkaisa? No, sa church. Sinasabi pa nga dito sa Testimonies Volume 5, 119. Hindi po problema kung konti lang tayo kasi sinasabi dito, 10 members who were walking in all humbleness of mind would have a far greater power upon the world than has the entire church with its present numbers and lack of unity. And I believe na more than 10 tayo dito. Kapag meron po talagang humbleness of mind, nagpapakumbaba, at yun po yung isa sa mga factor paano tayo magkaisa. So first reason, that is for strength and victory. Ikalawang rason, bakit po kailangan natin ng pagkakaisa? Kasi sinasabi po sa John 17:11. Kung meron po kayong Bible, i-open nyo po sa John 17:11. Babasahin ko po dito sa aking notes. John 17:11. At wala na ako sa sanglibutan, sabi ni Jesus. At ang mga ito ay nasa sanglibutan at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin. So, ibig sabihin, si Jesus ay nag-pray sa kanyang Ama na Lord, nawa po ay magkaisa ang aking mga followers. So, yun po yung prayer ni Jesus. At ikalawang rason, bakit tayo dapat magkaisa kasi kailangan natin i-answer yung prayer ni Jesus na magkaisa. No, sa panahon po, nung Last Supper, kasama ng mga disciples ni Jesus, sa tingin niyo po ba merong pagkakaisa sa kanila? Sa panahon ng Last Supper, sa unang pagdalo nila doon? Malalaman po natin na, tingnan po natin sa Luke 22, 24, 27, tingnan natin kung meron bang pagkakaisa yung mga disipulo noong Last Supper. Babasahin ko dito sa Luke 22, 24, 27, at nagkaroon naman ng isang pagtatalo-talo sa gitna nila. Kung sino kaya sa kanila ang ibibilang na pinakadakila? So tanong, meron bang pagkakaisa sa kanila? Wala pala kasi nagtatalo-talo sila na kung sino kaya dito yung number one sa kay Jesus, yung pinakadakila. Verse 25, at kanyang sinabi sa kanila, ang mga hari ng mahintel ay napapanginoon sa kanila at ang mga may kapamahalaan sa kanila ay tinatawag na mga tagapagpala. Verse 26,
Datapwat sa inyo'y hindi gayon, kundi bagkus ang lalong dakila sa inyo ay maging tulad sa lalong bata at ang nangungulo ay maging gaya ng naglilingkod. 27. Sapagkat alin ang lalong dakila ang nakaupo baga sa dulam o ang naglilingkod? Hindi baga ang nakaupo sa dulam? Datapwat ako'y nasa gitna ninyo na gaya niya ang naglilingkod. So nung time na yun, kahit hindi sila nagsasalita sa panahon ng Last Supper, nakikita ni Jesus Christ yung kanilang puso, na sa kanilang puso pala ay merong parang hidwaan at merong parang schisms kung sino yung pinakadakila sa kanila ng mga disciples. Kaya, ni-rebuke po sila ni Jesus Christ na dapat yung pinakadakila sa lahat ay yung pinaka naglilingkod sa kanila. Kaya ni-rebuke po sila ni Jesus Christ. Sana po ay i-answer po natin yung prayer ni Jesus. So, that's number two, second reason for unity. Now, punta po tayo sa John 17:21, ikatlong rason kung bakit ba kailangan natin ng pagkakaisa. Ikatlong rason, makikita po yan sa John 17:21. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo Ama sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may suma atin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. So, ibig sabihin, kailangan natin ng pagkakaisa kasi nga that the world may believe in Jesus. Kailangan po natin na magkaisa para makita po sa mga tao na nasa paligid natin na tayo ay mga believers ni Jesus Christ. Sabi dito sa Testimonies Volume 8, harmony and union existing among men of varied dispositions. Diba, magkaiba tayo ng mga ginagawa, no? Magkaiba tayo ng trabaho, magkaiba yung pinanggalingan natin. Pero sinasabi dito, kapag magkaroon ng harmony, yung mga tao na galing sa iba't ibang disposisyon, kapag magkaroon ng harmony ay, is the strongest witness that can be borne that God has sent His Son into the world to save sinners. So kapag, kahit iba-iba po yung pinanggalingan natin, kapag nagka-unite po tayo, ito po ay yung pinakamatibay na saksi na tayo ay pinadala ng Diyos para tumulong sa kaligtasan ng mga may sala. John 13:34 and 35, babasahin ko po dito, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y mga mangag-ibigan sa isa't isa. Na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Kung paano ginlove ni Jesus Christ yung mga tao, yung kanyang mga disciples, ay yun din yung ipapakita natin sa isa't isa. Sa ganito, kapag ito po yung ating ginagawa, kapag atin pong minamahal yung isa't isa sa atin bilang mga brothers and sisters in Christ, kapag wala pong hidwaan, kapag wala pong galit, yung effect niyan sa verse 35. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So meaning yung formula dito ay kung may pag-ibig po tayo sa isa't isa, yung automatic na result po niyan ay makikita ng lahat ng mga tao na tayo ay alagad ni Jesus. So, ibig sabihin, kung hindi po tayo nagka-unite sa ating church, kung hindi po tayo umiibig sa ating kapwa, brothers and sisters in Christ, ibig sabihin, hindi po tayo nakikita na alagad ni Jesus. Kaya, sinasabi dito, unity existing among the followers of Christ is an evidence that the Father has sent His Son to save sinners. Kaya importante po ba na magkaisa? Yes. Sinasabi pa din dito, it is a witness to His power. For nothing short of the miraculous power of God can bring human beings with different temperaments. Iba-iba po yung temperaments natin. Merong mga masayahin, meron ding parang lonely, merong mga sanguine, merong mga melancholic, kahit iba-iba po yung temperaments natin, together, in harmonious action, their one aim being to speak the truth in, ano po? Love.
sa pagpapatuloy, the oneness and unity of God's truth, believing remnant people, kapag tayo ay nagkakaisa, it will carry a powerful conviction to the world that they have the truth and are the peculiar chosen people of God. Kaya kapag ang church ay hindi nagkakaisa, powerless po talaga. Kapag tayo ay gagawa sa gawain ng Panginoon at saka walang pagmamahal sa isa't isa, walang unity, wala po talaga ang power kasi yun po yung unity na ipinakikita natin sa mga tao ay yun po yung powerful, yung makapangyarihan na conviction na maipapakita po sa mga tao. Pero yung tanong dito, saan ba tayo magsisimula sa unity, sa pagkakaisa? Saan ba yan nagsisimula ang unity? Actually po, nagsisimula po yung unity, especially in the home. Sinasabi po ng Adventist home, kasi kung united po yung family natin, of course, we will also be united in our church family. Sinasabi po dito sa Adventist home 32, one, well-ordered, well-disciplined family tells more in behalf of Christianity than all the sermons that can be preached. Kung yung ating family po ay well-ordered, well-disciplined, ito po yung sermon, no? Na ito po yung great sermon na maipapakita natin sa ating mga neighbors, sa mga tao po sa paligid natin. At marami po tayong first work kasi sinasabi po dito, the first work of Christians is to be united in the family. Na united po ba yung family natin? Sinasabi din dito, yung question dito, ano ba yung nagpa-unite ng mga disciples ni Jesus? At yun po, nung nakita nila yung halimbawa ni Jesus na nagpakumbaba. Di ba po, yung time na yun, si Jesus ay, yung ginawa niya, kumuha siya ng pinggan at hinugasan niya yung mga paa ng kanyang mga disipulo. So di ba po, nakita nila na yung pagkadakila pala ay hindi about position, kundi it's about serving others. Kaya kung ikaw yung pinaka-humble, ito yung pinakadakila. Kung ikaw yung naglilingkod sa tingin ng Panginoon, sa paningin ng Panginoon, ikaw po yung pinakadakila. That is number 3, that the world may believe in Jesus. Number 4, kailangan natin ng unity, pagkakaisa kasi para po matanggap natin ang banal na Espiritu. Kailangan po ba natin ng banal na Espiritu sa gawain ng Panginoon? Yes, kailangan natin, wala po tayong power kung wala po yung banal na Espiritu na siyang kumikilos po sa atin, na siyang gumagamit sa atin. Now, sa Acts 2:1-4, tingnan po natin kung anong nangyari sa kanila nung time na nito. Open your Bibles, Acts 2:1-4. Babasahin ko po dito, verse 1. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon-tipon sa isang dako, doon po yun sa upper room. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagbis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. So yun po yung Holy Spirit. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. So ang nangyari po dito ay ibinuos po ng Panginoon yung kanyang banal na Espiritu sa kanyang mga disipulo. Pero bago niyan, bago ginbus ng Panginoon yung kanyang banal na Espiritu, yung ginawa ng mga disciples dito, yung mga followers ni Jesus Christ, ay nandoon po sila sa upper room at nagkakaisa. Anong ginawa nila doon? Sila ay nag-heart searching,
Ano ba yung heart search? Sila ay pinagbulay-bulay nila yung kanilang sarili kung ano ba yung mga kasalanan na nandyan sa kanilang sarili na dapat hinga ng patawad. At doon, humingi sila ng patawad sa kanilang mga kasama kung ano ba yung naging hadlang para mabuhos ng Panginoon ang kanyang banal na espiritu. At dahil doon, dahil merong pagpapakumbaba na nangyari, yung effect noon, dahil nagkaisa sila, binuhos po ng Panginoon ang banal na espiritu. At yun, sila ay nangapos po sa Espiritu Santo. So, ibig sabihin, kailangan natin na magkaisa para ma-receive po natin yung banal na espiritu. Kung hindi po tayo nagkakaisa, hindi po natin matanggap yung banal na espiritu. Acts of the Apostles, page 37. The disciples prayed with intense earnestness for a fitness to meet men and in their daily intercourse to speak words that would lead sinners to Christ. So ito pala yung pinagpipray nila doon sa upper room bago pa man binigay ng Panginoon ang banal na espiritu. Yung prayer nila na nawa po Panginoon na kung sino po yung makasalamuhan namin sa araw-araw na aming ginagawa either sa kapitbahay or sa palengke or saan, nawa ay ano po? Mabigkas po namin yung salita na magdadala sa tao na may kasalanan patungo po kay Kristo. At ano pang ginawa nila doon? Putting away all differences at saka yung pagwala po sa desire of the supremacy. They came close together in Christian fellowship. So nung time na yon, pinag-pray nila na Lord, nawa po ay yung aming mabigkas yung mga salita na siyang mag-lead sa isang sinner patungo kay Jesus Christ. At anong ginawa nila? Gin-remove po nila yung lahat ng mga differences nila. Kung merong mga hidwaan, kung merong mga division, pinag-usapan po nila para maging united sila. At nawala, ginwala po nila yung mga kagustuhan nila na mangibabaw. At dahil dyan, binigay ng Panginoon ang banal na Espiritu. Kailangan ba natin gawin to para magkaroon ng Holy Spirit? Yes, kailangan po natin. Number 5, reason for unity is that we may be used of God to win souls. Para magamit tayo, Panginoon, para mag-akay ng kaluluwa. Now, meron pong interesting na verse dito sa 2 Corinthians 12:20. Please open your Bibles, 2 Corinthians 12:20. Babasahin ko dito, ito po yung mensahe ni Pablo. Sinasabi niya dito, natatakot nga ako na baka sa anumang paraan, kung ako'y dumating, ay kayo'y masumpungan kung hindi gaya ng ibig ko. Parang takot si Pablo. At ako ay inyong masusumpungan hindi gaya ng ibig ninyo. Baka sa anumang paraan ay magkaroon ng pagtatalo, mga paniniburgo, mga kagalitan, mga pagkakakampi-kampi, mga pagsirang puri, mga paghatid dumapit, mga kapalaluan, mga pagkakagulo. Gusto nyo bang mag-attend sa church na ganyan? Na merong pagkapikampi, merong pagtatatalo, merong kagalitan, merong panibugho, merong pagsirang puri, merong paghati dumapit, kapalaluan. Gusto nyo bang mag-attend sa church na ganun? Ayaw! Kasi hindi yun magagamit ng Panginoon para sa kanyang gawain na mag-akay ng kaluluwa. Kaya dapat yung lahat ng mga bagay na yun, yung lahat ng mga bagay na kinatatakutan ni Pablo ay dapat po mawala po sa church natin para tayo ay magamit ng Panginoon. Kasi kung ganyan yung state ng church po natin na merong mga pagtatalo, paano po tayo maging effective sa kanyang gawain? Di ba po yung mensahe ni Jesus Christ na dapat we should love each other para makita ng mga tao na tayo ay alagad ni Jesus Kristo. So summarize po natin kung ano yung mga 5 reasons for unity. First is for strength and second, ano yun? To answer the prayer of Jesus. Number 3, that the world may believe in Jesus. Number 4, that we may receive the Holy Spirit. Number 4, and I mean number 5, ano yon? Yung last, kahit yung last na lang.
that we may be used of God to win souls. Ito po yung limang rason bakit po kailangan natin or dapat gustuhin po natin na magkaisa yung ating church. Usually, kapag sa mga evangelistic seminar, usually po, kapag nasa start or beginning ng crusade or seminar, parang okay naman po at first. Pero kalaunan, kapag may mga problema na mag-arise, there is a possibility na magkaroon ng mga issue, mga church issues, mga divisions. Kaya we need to be aware of that at kailangan po natin ipag-pray yan. Kasi okay lang, parang kung sa Bisaya pa, maayo lang sa una. Di ba? Maayo lang kayo sa una, pero inikadugayan, waan na. Sana po hindi po tayo ganyan. Nawa po, we will be united from the very first night, from the very first nights of our crusade until the end and until Jesus comes para po ay magamit po tayo sa kanyang gawain. Kung meron po mga issues, kung meron po mga divisions, all we need to do is to talk to each other, pray for it, walain po natin yung mga differences at dapat mapagkumbaba po tayo. Kasi sinasabi dito, malapit na po tayo, the success of the meeting. Gusto po ba natin na maging successful yung ating meeting? Parang hindi nyo naman gusto. Yes or no? Yes. The success of the meeting actually depends on the presence and the power of the Holy Spirit. Paano natin ma-receive yung Holy Spirit kung hindi tayo united? For the outpouring of the Spirit, every lover of the cause of truth should pray. Ako, dapat mag-pray, kayo mag-pray, dapat ibigkas yun sa ating prayer, yung ating seminar. And as far as lies in our power, we are to remove every hindrance to His working. Ano ba yung mga hindrance o yung mga hadlang ng Holy Spirit? Example po niyan, kapag meron tayong hidwaan sa isa't isa, kung meron pagkakagulo, kung meron pagkakagalitan, kung meron mga bagay na nandyan sa cellphone nyo na dapat i-delete, na dapat hindi tingnan ng Kristiyano or dapat hindi pakinggan ng Kristiyano, dapat i-remove po lahat ng mga kasalanan para po hindi mahadlangan yung pagbuhos ng Holy Spirit po sa atin. So kung ano po yung mga bagay na sa tingin ninyo ay parang hadlang sa Holy Spirit na mag-work sa ating buhay, I appeal po na walain niyo po lahat niyan. Mga music, mga games, mga kung ano man mga bagay na makakapaghadlang po sa pag-ano ng Holy Spirit. Yung mga movies na hindi dapat tingnan ng mga Kristiyano. Yung lahat po na mga hindrance ay dapat po walain po yan. Kasi hindi ibubuhos yung Holy Spirit sa atin kung meron tayong chine-cherish na kasalanan. Sabi dyan, the Spirit can never be poured out while variance and bitterness toward one another are cherished by the members of the church. So, bawal po ang bitter dito. At ano pa? Envy, pagkagalit, jealousy, selos-selos, evil surmising, yung pag-iisip na, masama yan, masama siya. Kahit hindi natin alam yung katotohanan, kung nag-iisip tayo na masama, yun po ay tinatawag na evil surmising. Next, evil speaking, yung mga words natin na harsh, yung mga words natin na parang sharp, yung parang nakakasakit na sa kapwa, dapat po natin walain yan. Kasi, yan po are of Satan, hindi po yan galing sa Diyos. And, effective po, and they effectually bar the way against the Holy Spirit's working. Hindi lang po yung mga ginagawa natin, yun din po yung mga ating salita. Paano na lang kung makikinig sa atin yung mga hindi Adventist? Ma-praise ba nila yung Panginoon or parang ma-curse sila dahil hindi sila ma-bless sa ating mga binibigkas na salita? Kaya, the success of the meeting depends upon the power of the Holy Spirit. And the present truth, believed in the heart and exemplified in the life, makes God's people one. Ano po yun? Kung ano po yung nandito sa Biblia, kung ano po yung alam natin na katotohanan, at saka naipakita po yan, naisabuhay po yan sa ating buhay, yun po yung magiging way para maging united po tayo. And gives them a powerful influence. So fast forward po tayo, ito po yung limang rason bakit kailangan natin ng pagkakaisa.
At kailangan po natin ng Holy Spirit para po tayo ay magkaroon ng success sa ating meeting. So kung gusto natin magkaroon ng success sa ating meeting, dapat walain po natin yung lahat ng mga hadlang sa pag-work ng Holy Spirit po sa ating buhay. Kaya po, bawal po yung bitter, no? Kung meron mong bitter dito, sabi po dito sa CNN News August 18, 2011 na, studies have shown that bitter, wala lamang pong bitter dito kasi tayo lahat masaya. Studies have shown that bitter, angry people have higher blood pressure and heart rate and are more likely to die of heart disease and other illnesses. At the data that negative mental states, yung parang negative ng negative ka, cause heart problems is just stupendous. The data is just as established as smoking and the size of the effect is the same. Kung ikaw ay palaging bitter, galit ka always, mamamatay yung tao, kagaya din ng pagkamatay ng mga tao na nagsusmoke. Parang pareho lang din yung disease nila. Kapag always ka nagalit, parang pareho din na ikaw ay naniligarilyo. So, yun po. Now, paano ba magkaroon ng unity? Now, malapit na po tayo magtapos. Ano po yung sagot niyan is? Pray. At ano yung ipag-pray natin? Yung prayer natin ay, Lord, unite us together. Kasi hindi naman pwede na, Lord, unite us together, pero ayaw nyo pala magka-unite tayo. Lord, unite us together, pero hindi naman pala kayo nagpe-pray na magka-unite tayo. So dapat, each of us, we should pray for unity. Para desire po natin lahat ay unity. Hindi pwede na ako lang mag-pray na unity, si elder lang, or si deacon lang, kundi lahat tayo, we should pray for unity. And God will surely answer our prayer. So, sa prayer natin, hingin po natin yung Holy Spirit. At saka kapag nagka-unite tayo sa prayer, united din po tayo. You should pray for the Holy Spirit. I-pray po natin yung revival at of course, i-pray natin sabay dyan yung unity. So, how to have unity? Pray. At ikalawa, how to have unity is to follow this. Bring a friend to evangelistic seminar. Bring a friend. Magdala po tayo, mag-akay po tayo ng ating makaibigan sa evangelistic seminar. Kasi po, para may mag-speak, may mag-akay, may nag-ano sa sound system, merong, lahat po tayo ay nagpa-function. So, yung prayer po natin ay, Lord, nawa po ito po yung prayer natin, each of us, Lord, unite us together. Now, gusto nyo po ba na magkaroon tayo ng kapangyarihan dahil tayo ay united? Gusto nyo bang ipakita yan sa pagtaas ng inyong kanang kamay? Yes, at tayo po ay nakikita ng Panginoon. Nawa po ay tayong lahat ay mag-pray na magka-unite po tayo para tayo ay maging powerful sa ating ginagawang gawain ng Panginoon. God bless po sa ating lahat. Para po sa ating